siento que ahí si kaling kami nung ano ba yung kanina need ko na ano magkakina ganito kasi kumikirot siya yun dito medyo masakit tsaka yun dito lalagyan ko rin yun dito tapos ang daming gamot ang daming itamidome loksonin kasi masakit yung ulo ko sa malakas na pagkakatama ng ano yung impact ng pagbrake ng taxi medyo OA malakas kaya ngayon sumasakit yung ulo tapos masakit yung dito ito okay tayo pang third day ko yata guys o pang fourth day ay makasakasak ito masakit pa pag ginanyan kasi pag tama kong ganun pag brake ng taxi tumama yung ano ko yung ilong ko kaya next try din to kasi sumasakit siya pagka ano, ilang araw lang sumasakit pag kinawakan kong ganyan medyo masakit siya kasi ginaalala ko pa yung ilong medyo ano tumama kasi kaya masakit. Ito kasi tumama dun sa ano yung hawakan ni Ate Gasun. Tapos ito. Tapos bagsak kasi akong ganyan kaya. Marami basa-basat. Tapos dito. Asa nga oy. Yan, medyo masakit ang katawan. Karagay tayo. Tsaka kailangan ko uminom ng gamot. Kasi rin naman na ito dami. Itamidami naman na ito dami at amay type. At tsaka yung dito sa kubik. Kumikirot siya. Kaya natin uminom ng gamot. At saka mag, ano na ito. Hanggang dito eh, kaya lang kasi may buhok tayo dito, nagsali na tayo ng buhok. Kaya hanggang dito lang. Tulog na kasi yung sister ko, kaya hindi ako makapagano ngayon. Hanggang dito masakit. Ito lang, pag gamanyan ako, masakit. Ang dami natin ito. Libre naman sila, libre sa akin. Tapos ito, pupunta ako. Ang daming gamot na binigay. Ito yung mga gamot. Ito, pang ano lang siya. Yung panlagay dito. Parang salumpa sa atin guys. Pero medyo ano, malakas. Loksonin siya kasi. Ito yung medyo malakas yung itamidome. Loksonin. Tapos, igusuri kasi dito guys. Alam nyo, hindi sila pwede magbigay ng mataas ng usuri. Nagamot nang wala yung para sa ano sa ibs sa dyan kasi malakas masyado yung gamot tapos para sa muscle hindi ko alam kung paano para magkumaling ka agad ayan kailangan natin ang mga guys mga right to share ko lang sa inyo guys yung nangyari sa akin hindi naman siya malaking accident hindi rin kasalanan ng driver huwag tensang mo sa inyo Janai kasi ano yung nangyari, makasakay ako ng taxi, intense sa taxi, dito sa Japan. Pupunta ko lang daw kay Hote, kasi yasami kami ng Kyobi Tuesday, December 22. Tapos makain ako ng taxi. Tapos nung malapit na sa donkey, may bigla na lang dumaan na, ano, na bike. Kung saan siya galing kasi medyo madilim. Hindi naman kasalanan ng taxi. Kasi bigla na lang dumaan yung bike na ganyan yan. So kailangan talagang mag-brake. Ewan ko, Q-brake ka na, ano, hindi ko alam kung ano yung tawag dito. Pag di siya, sobrang lakas ng brake, tumama yung, ano, yung, dito ko, hindi ko na alam, ano, kung ano yung mga tumama sa akin yung time na yun. Kasi sobrang, ano, eh, yung pagkakabrake kasi sobrang biglaan, eh. Tuwing tumama ganyan yung, ano, ko. Kaya masakit ko ng ilang araw. Tapos, yung dito ko, tumama, tapos, napa, ano rin ako, napahiga ako. Tapos, tinis ko siya ng, ano, isang araw. Tapos suginuhi the next day, pumasok pa ako sa trabaho, pero ano, masakit yung ulo ko. Tapos tinitiis ko yun dito ko. Naggaman ako, nagtiis akong ano, pumasok sa trabaho, hindi ko naman sinabi sa kanila na mas may pakiramdam ko. Sayang kasi ni, matay na yung pagdi, ano, pumasok sa trabaho. Kaya nagtiis ako, hindi ko naman sinabi na mas may pakiramdam ko. Parang palagdat na ako nun. Siguro sa sobrang ano, yung epekto ng pagkakaano, talagang alog talaga yung ulo mo sa sobrang lakas ng brake. Tiniis ko ng isang araw, pero sinabi ko dun sa, ano, sa manager namin na, ano, yung nangyari sa akin. Sabi niya, hindi pwede yung ganyan, kailangan, ano. Sabi mo sa kanila, kasi kung ato, anong mangyari sa'yo, ano yung pagkatapos nito, ano yung mangyayari sa'yo, hindi mo alam. Yun pala, may tama ka na pala dito sa, ano, sa miliig. Kaya kailangan i-report mo yan. So, ayun, 22, 23, pumasok ako ng 23, 24, pumasok din ako ng, ano, 24, kahit mas may pakiramdam ko. Hindi ko na sinabi ng masama yung pakiramdam ko na maraming masakit. Kasi hindi pumasok talaga ng trabaho. Sino to siya na ito dami. Nakarani. Kaya nag-ano ako, nag-gaman, nag-tease.
So, ayun na nga. Pero nung time na yun, nung 24, pinatawag ko na yung manager namin sa Intenso Taxi para i-report yung nangyari sa akin. Kasi kailangan daw talagang ganun i-report kasi yun ay naalala nila lahat yung mga kasamahan ko sa web pa niyan. Pagkatapos nito, ano, may tama ka pala sa liig. Hindi mo alam, hayaan mo lang. Gusto ko kasi hayaan na lang sana ni. Hayaan na lang. Kasi ang iniisip ko din, baka mawala ng trabaho yung, ano, yung driver ng ano, taxi. Hindi yung sabi ko sa mga kapatid ko, baka mawala ng trabaho yung, ano, yung driver. Kasi dito, pag nakasakay ka sa taxi, sekinin ka, oo. Ano ka nila, paano ba ito i-explain sa Tagalog? Sagutin ka ng driver eh, pag nakasakay ka sa taxi. Kung anong mangyari sa'yo, masagata ka sa loob ng taxi, maano ka dyan, maaksidente. Taxi ang ano, ang may sagutin talaga sa'yo. Tapos ayun na nga, eh di tawag na lang tawag yung mga ano, taga Intetsu, yung company na Intetsu Taxi sa manager namin nung gabi nung 24. Tapos ayun na nga, napag-usapan na ito, ngayong araw na to, 25. December 25 mismo, andun kami sa mismo pinangyarihan ng accident, ng insidente. Ganun dito kami, Doksay. Masyadong ano, lahat kukuha na ng picture, lahat yung detalye ng pangyayari, saan ako nakaupo, paano yung pagkakaupo ko, paano yung pagkakabagsak ko, kailangan nilang ano, kuha na ng picture sa sintura na ito dami. Kaya ano, lahat yun yung... So ayun na, isang araw, ito December 25, nasa labas kami ng ano, manager namin. Mula dun sa pangyayari dun sa aksidente. Ang tagal-tagal, grabe dito guys, talagang ano, susiriin nila lahat pagka ganyan may aksidente talaga. Yun lang yung maganda talaga, si Karistero talaga dito sa Japan, talagang ano. Arigatay. Yun lang maganda dito. Iniisip ko nga kung sa Pilipinas ka nagkaganyan, bahala ka sa buhay mo dyan. Pagbaba mo ng taxi, wala nang pakialam sa'yo, di ba? Dito hindi, kailangan mong ireklamo yung nangyari sa'yo. So ayun nga, isang araw kami ngayon, December 25, Pasko-Pasko, nasa labas kami. Ando kami sa pinangyarihan ng accident. Tapos pupunta dun kasi yung mga police. Kailangan nilang gumawa ng report. Tapos kailangan ng sindan show, yung mga ganun. Interview, kailangan nilang akong interviewin dun sa mismong lugar yung pangyayari. Yun na lang ang pagpapasalamat ko. Hindi, walang nasaktan. Hindi nasaktan yung tumawid na bike. Though, kasalanan niya, bakit ako ngayon ganito ni? Yung driver din, bakit kumatero ngayon dahil dun sa kanya? Kasi delikado yung ginawa nung nagbabike. Bigla na lang siyang lumabas na ganyan sa unahan ng taxi. Kaya kailangan niya talaga mag-brake ng bongga-bongga. So, ayun na nga. Masakit ang ulo ko kasi hindi pa ako nakakatulog kasi sumasakit eh. Kumipirit yung dito ko. So, ayun na nga. Tapos, hanggang hapon kami dun mismo dun sa lugar ng aksidente. Kasi maraming tanong, may raming kailangan kuha ng picture. Naawa ko dun ako sa driver kasi kilala ko yung ano. Yung ano yung taxi driver kasi yung sasakyan ko lagi yun pagka nagtatanong mo ako ng taxi sa Intetsu. So, mabait yung driver kasi. Tapos, ayun. Tapos, kailangan akong pumunta ng view-in ng hospital dito. Yung hospital dito, na para dito sa mga ganito. Yung para sa aksidente, kailangan akong x-ray. Ang daming in-x-ray sa akin kanina. Nag-aalala nga yung ano eh. Yung manager ko, baka tatagal-tagal ko sa loob. Kailangan madaming i-x-ray. Lahat dito sa ulo, mula dito sa dilig. Pati yung mga braso kasi yun, madami ko mga na yung mga tumatama. Medyo sumasakit yung tuwid ko pero hindi ko na sinabi yun. Siguro sa pagkakaano ko rin, pagkakabagsak, tumama din yung, ano, yung tuwid ko. Tsaka yung dito. Pagkatama kong boom. Tapos ito kasi, ganyan. Tapos bagsak ako sa baba. Ganyan. Tapos kailangan kasi ng papel din. Kaya hanggang pagpunta ng hospital kasama namin yung ano, staff ng ano, Intenso Taxi. Nakasunod sila. Yun naman, sorry naman sila nang sorry. Sabi rin naman namin kasi manager ko, ako rin naman, hindi naman kasalanan ng driver talaga yung nangyari sa akin. Yun lang nga, nakasakay ako at ito nga, may nangyari sa akin. Pero hindi kasalanan ng driver talaga. At ito, kasalanan ng biglang namabas na ano na bike. Kasi kailangan niya talaga mag-brake. Kasi aksidente malaki talaga ang nangyari sa akin. Or saan siya babangga, or yung bike talaga ang babanggain niya yung tao mismo. So ayun, hanggang... press ko happy. Magkaalasin ko na yata kami natapos ni manager sa hospital. Grabe, ang tagal-tagal. Tapos po matatanda pa dun sa ano, rehabilitation center yung pinuntante. Yung para sa mga na-aksidente. Tsaka kailangan namin ng papel. So ayun na nga guys, nakuha na ni manager yung sindan shock. Yung tawag dito, yung parang papel siya na ito, ito yung nangyari sa akin. Tapos dinala ni manager sa ano, sa Keisatsu, sa police station. Papasa niya yung papel. Siya na yung lumakad na nun. Buti na lang andyan yung ano namin, yung staff namin. Talagang ang laking tulong. Kasi wali. Wala tayong paalam-alam sa ganyang first time kung ano mangyari sa akin yung ganyang bagay. Kaya ano, laking pasalamat din. Andyan yung staff namin. Sinamahan niya ako hanggang ano. Hanggang mag-aalasin ko na yata. Hindi sumasakit pag gumaganyan ako. Tsaka kumikirit yung ulo ko. Siguro na sa lakas ng impact ngayon. Ang iniisip ko kasi yung pagkatapos nito, kung ano ato ni, may mga
may tama pala ako dito. Hindi ako magreklamo. Wala akong kahabol-habol. Kaya maganda doon mag-report din doon talaga ako. Para sa sarili ko. Ang iniisip ko kasi nung una yung driver kasi baka mawala ng trabaho. Kasi alam niyo naman dito, lahat ng taxi may, ano, may mga camera na talagang kitang-kita yung nangyari sa amin. Ano, yung nangyari sa akin. Ang pas ng ulo ko. Tapos yung bagsak ko doon. Siyempre sagutin talaga ako ng ano, taxi driver. Yun lang nga ang ano nila dito. Kailangan naka-seatbelt ka. Eh syempre hindi ko naman na ano pagsakay natin ng taxi, hindi man tayo talaga nag-seatbelt dito. Eh, nasa pag nasa likod tayo nakasakay. Tsaka hindi ko narinig na oy, mag-seatbelt ka, wala man akong ganung narinig din. Kaya sabi ko, ayun lang man ako sa donkey. Yun nga lang, yung lesson talaga. Na ano, kahit nasa taxi, sasakay ka ng taxi, guys, ano dapat mag-seatbelt talaga. Hindi talaga mag-seatbelt kahit nasa likod ka lang nakasakay. Tapos ito yung mga ulo ko, ayun mga basa-basa. May pagkakabagsak ko, pagkakatama. Hindi ko na rin tanda masyado kung saan ako tumama-tama eh. Ito ang sakit. Ito masakit to. Siguro may tinamaan siyang matigas na ano. Kasi matigas yun dito yung hawakan. Ito yung tablet. Dito tumama yung ulo ko. At saka ito yung ilong ko. Hindi, sa x-ray naman, hindi naman siya nakita na ano. May tama yung buto. Yun lang nga ano, pasalamat talaga. Na walang nakita sa akin yung fracture. Yun ang mga, yun naman, walang nakita ang ganun. So ayun yung mga ano lang, mga pasa-pasa, bubog lang. Yung pagkakabagsak ko rin. Pagkatama ko ganun. Magsakasa akong ganyan. So ayun, naiwan yung mga pasa-pasa. So ayun, kaya kailangan ko uminom ng gamot, itamidumi, tapos para sa muscle daw, tapos ito. Tulog na kasi yung kapatid ko, gusto kong palagyan sana yun sa likod. Hindi ko kasi abot kailan tulog na siya. Kaya ako na lang yun dito. Ayan. Yun lang guys, share ko lang kung ano yung nangyari sa akin. Bali ano pa, 4 days na siya. Wala nangyari yun. Pinilit ko pa pumasok sa work talaga. Hindi ko sinasabi nga, sobrang sakit ng ano, ng ulo ko, ng ganito ganyan. Alam mo naman, tiis. Naman siya na ito dami na niya. Kaya ano, ayan, tiis. Kailangan pumasok ng awake ko. Kahit na sumasakit yung dito ko. Sabi ko lang sa kanila, ah, masakit lang yung ano ko. Pero ano, kumikirot siya. Pati yung ulo ko. Sa lakas ng impact. Ayun. Kaya hindi rin ako nagiinom na rin ng masyado ng alak. Kaya ayan. Hindi iwasan kayo ganyan ako. Basta mapa dyan. Itong pagkatapos nito, tsaka talaga may mararamdaman eh. Ganyan ang aksidente. Lalo na hindi ko delikado talaga. Ayan lang guys, sinare ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. Christmas na Christmas guys, na aksidente. Ano ba yun? Hindi naman ginusto rin ng driver yun. Hindi naman din ginusto siguro nung nagbabike yun. Kaya wala may gusto. Siguro yun na lang, ingat na lang talaga. Tsaka kailangan mag-seatbelt talaga kahit nakasakay sa taxis. Kahit nasa likod ka lang. Ayun guys, listen rin. Kailangan, ganun talaga mag-seatbelt talaga. So, nakasanayan ko kasi pagsarapan. Tapos ayun nga guys, dito ang rule. Pag hindi ako nakapasok ng trabaho, kailangan nilang bayaran yung araw ko. So ayun nga, tapos ngayon hindi ako nakapasok ng trabaho ngayong araw na to, Friday na Friday. So yun, kailangan ng report na yun at saka yung papel. Na hindi ako makakapasok ng trabaho kasi medyo mas na yung pakiramdam ko. Kasi kanina parang lalagnatin ako. Tapos wala pa akong tulog nga kasi umagang umaga, andun na kami dun sa, ano, sa lugar ng ano, aksidente. So ayun. So pahinga muna ako guys, tapos kailangan kong magkaroon ng ano, baka ma-rehabili ako. Mula anong Monday, malapit lang naman dito sa amin guys yung ano. Yung ospital para dito sa mga na-aksidente. Hindi naman ano, yung iba kasi pag malubha, kailangan mo nang gumamit ng ano dito. Hindi naman, makirot lang talaga yung mga dito ka talaga. So yun, hindi natin alam kung hanggang kailan ako magre-rehabilit. Pero kailangan kong pumunta doon. Para ma-sure din na okay. Ma-check kung okay. So ayun. Ang Pasko natin ay din. Hindi naman natin ginusto, hindi rin naman ginusto ng driver yan. So, ganun lang naman yun. Kailangan mong gamutin. So, ganay, no choice. So, ayan, tiis-tiis tayo. Na hindi muna tayo pumasok sa work. Yun lang, kailangan nila akong ano. Kailangan nila bayaran yung pag hindi ako papasok. So, yeah.